Sinubok na nga ni Boss Divina si Tanggol tungkol sa papasukin nilang negosyo. Boss, ano po yan? Sabihin mo sa akin alin dyan ang totoo, alin ang peke. Ito po ang totoo. Dahil matagal nang hindi nakakapunta at nagagawi si Senyor Facundo sa Quiapo, minabuti nito na magpasama kay Lola Tinding. Tuwang-tuwa naman na nagpaalam agad si Lola Tinding na dalawin si Marites sa pwesto nito. Gusto ko sanang bumisita sa pwesto ng anak ko kung ayos lang sa inyo. Kinakabahan si David na mabisto ang kanilang sikreto ni Olga, kaya agad niyang kinausap si Ramon at kinumpronta tungkol sa plano na kausapin ang kanyang ina. Magdududa na kaya si Ramon? Nagtatanong daw kayo tungkol kay nanay. Ayoko mag-cross ang landas yung dalawa. And why is that? Masakit man sa loob na sabihin at ibalita ni Marites kay Lola Tinding ang tungkol kay Tanggol na inaakala at tumatakbo sa isip ni Marites na ang lahat na nangyari na akusasyon ni Rigor tungkol kay Tanggol ay totoo. Alam kong mahirap tong tanggapin sa'yo, pero hindi na siya yung apong kilala mo. Pero si Lola Tinding hindi basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi lang, dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang apo na hindi magagawa ni Tanggol ang mga iyon. Tuluyan ang napunta si Tanggol sa kasamaan. Huwag kang nagsasalita ng ganyan. Isinakatupara na nga ni Olga ang plano niyang paslangin si Aling Marites. Sa pagkakataong iyon, na doon si Lola Tinding. Pero wala sila parehong nagawa. Mabilis ang mga pangyayari. Mapupuruhan kaya si Aling Marites? Kitang-kita ng tauhan ni Ramon ang nangyari kay Aling Marites kung paano siya sinunggaban ng babae para paslangin. Kaya naman, mabilis niya itong naitawag kay Ramon. Nataranta ito at may pag-aalalang pinasundan ang babaeng gumawa nito. Masasabi ba kay Ramon kung sino ang babaeng ito na nasa likod ng tangkang pagpaslang kay Marites? Umuling mananahimik ang katotohanan. Sino sumaksak kay Marites? Alamin mo! Isang malutong na tawa ang ibinalulas ni Boss Divina dahil mali ang hula ni Tanggol. Ito. Wala naman po ako nakikita ang pagkakaibin. Sa ganyang paraan natin maluloko yung pagbebentahan natin ito. May pabor na hinihingi si Tanggol at agad naman na pinagbigyan siya ni Boss Divina sa kanyang kahilingan. Sana lang po yung mga taong pagbibentahan natin yan, yung mga taong nangangamkam sa kaban ng bayan. Huwag na po sana natin biktimahin yung mga taong umaasa lang sa isang kaibisan po. Muli namang ipinasyal at ipinakita kay Tanggol kung gaano kalawak at kalaki ang mga ari-arian ni Boss Divina. Libutin natin mong isla, mag-helicopter tayo. Laki po pala nilupain nyo. Kakapili ka rin ng ganito. Baka mas malaki pa. Ito na magwawakas ang kahirapang pinagdadaanan nyo. Sa pag-angat ni Tanggol sa buhay, wala siyang ibang nais kundi ang matulungan ang mga kababaryo niya na naghihirap. Ibig niyang ibahagi kung ano ang meron siya ngayon. Kung kikitain natin sa bago nating negosyo, itutulong natin sa mga taga-Quiapo.